Sigurado na ang pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden bukas. Pero bago yan, nagkaroon muna siya ng pulong kina Japanese Prime Minister Fumio Kishida at dating UK Prime Minister Anthony Blair. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Business dialogue at bilateral meeting ang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatuloy ng working visit sa Estados Unidos. Pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa sektor ng agrikultura, energy, health at infrastruktura ang naging sentro ng bilateral meeting ni na Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, isa ang Japan sa mga nangungunang trading partner ng Pilipinas. Dumalo rin si PBBM sa business dialogue ng US-ASEAN Business Council at US Chamber of Commerce kung saan inilatag niya ang economic at investment agenda ng kanyang administrasyon. We really have to leverage whatever assets, whatever capabilities, whatever we have so that we can maximize our ability to grow and to pull the economy. Let us find new ways. Let us find new ways to partner. Let us find new ways to develop. Let us find new ways to strengthen this relationship between the United States, ASEAN, and the Philippines. And in that way, the synergies that we will find in that kind of relationship will be to the benefit of us all. Kasama ang kanyang economic team, humarap din ang Pangulo sa mga opisyal ng American Global Food Corporation na Cargill. Nasa industriya ito ng trading at distribution ng agricultural products. Pinag-usapan daw nila ang mga paraan para palakasin ang agricultural productivity ng bansa. Una nang ipinangako ni PBBM ang mababang presyo ng pataba sa lupa o fertilizer para makatulong sa mga magsasaka. Samantala, food security, climate action at peace building initiatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan naman sumentro ang pakikipagpulong ng Pangulo kay former United Kingdom Prime Minister Anthony Charles Blair. Kilala si Blair sa naging papel nito sa Irish peace process at public sector reform. Bukas, oras dito sa Pilipinas, inaasahang magkakaroon din ng bilateral meeting sina Marcos at US President Joe Biden. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita.